Susan, good morning. Ayon sa ilang nakausap natin ng airport police, parang mas kaunti raw yung mga pasahero ngayon kumpara noon nakaraang taon. Dahil sa kanilang comparison ay mas jam-packed daw yung mga pasahero sa loob at labas dito sa NAIA Terminal 3. Pero ang assessment nila ay dahil Miyerkules Santo pa naman daw, marami pa rin daw yung may pasok kahit half day. Baka posibleng mas marami yung pasahero bukas, Monday, Thursday. Pero ano't ano pa man, ang kanilang paalala pa rin ay dumating ng maaga para makaiwas sa perwisyo. At kanilang halimbawa rito ay si Radonski Beltran at yung kasama niya na 30 mga OFW na magtatrabaho sa Jakarta, Indonesia. Maaga sila nagpunta rito sa airport para hindi sila maabala. Kasi habang maraming Pilipino ang uuwi sa probinsya, sila naman ay yung kanilang pasanakrus na magtatrabaho sila sa ibang bansa, malayo sa kanilang mga pamilya para tiyakin ang kanilang kabuhayan. Bakit ganito kaagan yun napili? Ganito kami nakabuki. Binuki kami ng company namin ng ganito kasi mahirap yung biyahe. Kasi mahal na araw. So Susan, makikita ninyo sa aking likuran, ito yung build-up na karaniwan dito sa entrance gate ng departure lobby ng NAIA Terminal 3 para sa anumang mga pangangailangan o kung meron kayo rito pagdaan ng kalbaryo dito sa Terminal 3. Meron tayong hotline ng Department of Transportation Action Center. Hotline nila is 02-7800. Ulitin natin, 02-7800 ang Action Center hotline ng Department of Transportation. Yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo, Susan. Maraming salamat, Ma'am Alegre.